Hello, welcome to Unicorn Princess Tarot. So ito pa ang ating general love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, no? Please do hit the subscribe button. At saka meron tayong specific channel for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces, Water Sign Philippines. Ayan, check nyo na lang po dito sa YouTube. Search nyo po Water Sign Philippines. Ayan, that is a channel specially made for Water Sign. Okay? And also, please do leave a like and comment dito sa baba. Na-appreciate ko yan. Nagpapakita yan ng suporta sa akin. Maraming salamat po. Timeless love reading for Water Sign, Cancer, Scorpio, Pisces. Okay, so let's start your reading. One last shuffle. Para sa gusto ng personal reading, nandiyan na lang po sa description box. Paki-check na lang. Kunin muna natin yung main energy mo for water sign. Okay, you do have here the two of pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn energy. Daming priority dito na nakikita natin ha. Na pinagkakabalahan mo yung iba legal matter, yung iba pwedeng may kinalaman sa work. Pwedeng may kinalaman sa business, whatever it is. Nandito yung priority mo ngayon. And then nakikita natin dito with the five of wands na although pinapriority mo ito for some of you, nahihirapan ka, nalulungkot ka when it comes to your money. Nagkakaroon ka ng mga problema dito dahil maaaring hindi naaayon sa gusto mo yung mga nangyayari. Pwedeng inagdudulot ito ng lungkot sa'yo. I feel like you're being the leader here. Ikaw yung nasusunod ko ng gusto mong mangyari. Pero parang hindi mo pa rin makuha eh. Parang hindi pa rin 100% yung kagustuhan. You want things to be perfect. Or kung hindi man perfect, as much as possible, ay maging maganda. Parang kasi pinaghirapan mo ito eh. So, of course, when it comes to money, gusto mo maayon sa kung ano yung gusto mo. Kaya lang problema sa iyo, nakakita ko na lungkot kasi hindi ka nasasatisfy sa kung ano yung mga kinakalabasan nito. Okay? And I can see you very sad right now. Pwedeng ang magagawa mo lang is ang tumingin sa malayo. So, pwedeng yung problem is not within the place na malapit sa iyo, pwedeng somewhere na malayo sa iyo. Okay, there's distance. Okay, so who is this person that you're dealing with when it comes to love? Sino itong person na kakonnect mo when it comes to love? Cancer, Scorpio, Pisces. Cancer, Scorpio, Pisces, please. When it comes to love, sino itong person na kakonnect mo? Okay. So we do have the King of Wands. This could be a person na magaling pagdating sa usaping negosyo o usaping pera. Pwedeng magaling siya. Could be a hardworking kind of person. Bottom of the deck is the King of Pentacles. Ayan. Walang inisip kundi pera, trabaho. Pwedeng maraming responsibilidad itong person na ito. Kahit you know, I can see a child na inaalagaan itong person na ito. Pwedeng hindi niya anak yon. Pero pwede rin namang anak niya, no? Hindi natin tatapusin yun sa ganon. Pero sa nakikita natin, this person is really taking good care of these children. Parang binabantayan niya, inaalagaan niya. So, nandun yung focus nitong person na ito. Money, career ang nasa focus nitong person na ito. And we do have here the High Priest. So, possible na mataas ang spiritual knowledge nitong person na ito. May mga times parang nakikita niya yung mga mangyayari or malakas ang kanyang kutob, ang kanyang intuition. Pwedeng bukas din ang kanyang third eye. So, yun yung person mo. So, kukuha pa tayo ng mga message. Pwede magkapalit-palit ang roles ha. Pwedeng kahit sinabi kong ikaw, pwedeng yung person mo yon. Pero pwede rin namang sinabi kong person mo yon, pero pwedeng ikaw yon. Ayan. Pwede magkapalit-palit ang roles. Pero kung hindi ka nakaka-relate talaga at all, this is not your reading. Huwag natin ipilit. Okay? Meron pang ibang readings dyan or ibang channel tayo na pwedeng baka nandun yung reading para sa'yo. Okay, so yeah. Kukuha na po ako ng card.
Okay, so nakakita tayo dito with the 8 of swords right here. Parang may mga bagay kang gustong gawin, kaya lang hindi mo magawa. Maybe it has something to do with traveling or pakikipagkita with your friends or family, someone who is far away from you, gusto mo makipag-reconcile sa kanila. Kaya lang marami pa masyadong problema ngayon with the 9 of wands. And parang wala kang magawa ngayon kundi alagaan ng sarili mo, magkaroon ng self-love, you know, taking care of yourself. Yan lang, more on improvement sa sarili mo, pwedeng pagpapaganda, pagpapapogi. Hanggang doon lang muna magagawa mo ngayon kasi marami pang problema para gawin itong gusto mong mangyari, which is makipagkita nga dito sa mga person ito. Yung iba dahil nga may problema pa regarding sa usaping pera. Okay, so how about your person? Kapwa tayo na sa side ng person mo. For our water sign. Yeah, yung iba sa inyo, yung iba pwedeng gusto mo mag-travel pero hindi pa pwede because of the situation or sa problema na yan. Yung iba naman talagang hindi lang talaga pwede. So gustuhin mo mag-travel or makipagkita sa kanila, hindi pwede. Okay. Or pwedeng, kung hindi family, friends, pwedeng your lover, your person. So, anong nasa isipan itong person mo? Your person is... Dami niya rin problema. Kung may problema ka, may problema din yung person mo, especially sa may kinalaman sa usaping pera. Kung may problema ka regarding pera, may problema din siya. Both of you are having problems right now. The King of Swords, so talagang din na try niyang ayusin or as much as possible ay... maayos yung gulo na ito, yung problema niya regarding sa finances niya. With the 7 of Pentacles, both of you, parang wala kayong magawa sa situation mo with your person. So, totoo lang yung person mo, there's a lot of likeness. Gusto ka niya, gusto ka niya, gusto ka niya. Okay, kung tinatanong mo lang naman ay kung gusto ka ba nitong person na ito, gusto ka niya. Okay, kailang maaaring hindi niya magawang magparamdam ng maayos or walang maayos na communication dito with the Queen of Swords. Pwedeng it requires travel or pagkikita para maramdaman or makita mo talaga kung ano siya or ano yung mga gusto niya sabihin sa'yo. Kasi pagdating sa distance ninyo dalawa, number one na major problem is yung may kanya-kanya kayong problema. Pangalawa ay wala tayong magandang communication na nakikita dito. Okay, so what will happen in the future between the two of you and this person? For our water sign, please. One last shuffle. Okay. What will happen in the near future for the both of you? Okay, so nakakita ka ng mga something na kailangan mo pag-isipan bago mo tanggapin. These are like offers or mga sasabihin sa'yo, babanggitin sa'yo. Pwedeng mga plano na naman yan with the two of wands. Pero kailangan mo pag-isipan mabuti kasi pwedeng hindi ka matutuwa na naman sa kakalabasan nito. So huwag tayong basta-basta tanggap ng tanggap. Maybe this is too good to be true. Ayan, especially with the two of wands. Mahirap eh. Mahirap mag-expect. Mahirap. Kasi itong mga plano na ito, maaaring hindi mo naman nakikita ng personal or hindi mo naman wala kang kakayanan na mag-desisyon or gumawa ng action regarding dito. So, mas maganda manahimik. Manahimik na lang, you know? And then, I can see the moon, Pisces energy, trust your instinct. I-trust mo yung instinct mo, yung intuition mo. Kasi yan ang makakatulong sa'yo. And pagdating sa person mo, I'm sorry to say, ganun din eh. Nagkakaroon din ng mga problema yung person mo in the near future with regards to his or her finances or mga tao sa paligid niya. Pero nakikita natin nagiging masaya siya kasi meron tayo nakikitang inspiration itong person nito kung bakit siya nagiging masaya. But that could mean, yun nga, yung mga children na yan. Kahit pa paano ay nakakatulong sila para sa kanya ay siya, malimutan niya yung mga lungkot niya sa buhay niya. Okay, we do have here the 6 of swords. So, your person is moving on. Pwede nga naka-move on na siya. By the way, nakakita ko ng mga usok. I don't know kung ikaw ba may
pinapausukan ngayon or what, or may nagsisiga sa malapit sa'yo, this could be your reading. So that's it for now. Thank you for watching. Sana nakaresonate kayo. Please do like and subscribe to our channel, Unicorn Princess Tarot Madam P TV, Virgo Philippines, Tapit Hapon TV, Water Sign Philippines, Madam P Vlogs. Ayan. And again, uulitin ko lang, para sa gusto ng personal reading, Jean C. Palmes. Ayan po yung aking friend. Magaling pong tarot reader yan. Ayan yung kanyang Facebook, Jean C. Palmes. Check her out na lang. Ito yung new Facebook niya. Ito yung old Facebook at ito yung kanyang cellphone number. So thank you for watching. I love you all guys again and bye-bye.